Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Maylen Sarmiento mula sa CRC Summerfield Daughter Church. Samahan niyo po kami para sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Genesis 37 verse 12 to 22. Ang title po ng aking mensahe ay pinamagatang Joseph Followed His Brothers. Bago po tayo magpatuloy, ay dumako muna tayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat sa panibagong kalakasan. Salamat sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po. Dalangin po namin na iyong salita ang patuloy namin maging kalakasan at motivation sa araw na ito. Ikaw po ang gumabay sa amin. Ikaw po ang magpalakas sa amin sa aming mga trabaho. Sa lahat po ng aming mga gagawin, ikaw ang maging aming kalakasan at batnubay. Salamat Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan mo Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay bumasa sa Genesis 37 verse 12 to 22. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawa ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan." Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" sinabi ng lalaki. "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanawanan niya ang mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niya iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Sa ating binasa, inutusan ni Israel si Joseph na sundan ang kanyang mga kapatid at tignan kung nasa mabuting kalagayan ba ang mga ito. At pagkatapos ay ibalita agad sa kanya. Ang mga ito ay ipinapastol ang kawa ng kanilang ama sa Shechem. Agad namang sumunod si Joseph sa utos ng kanyang ama at pinuntahan ang kanyang mga kapatid sa Shechem. Ngunit hindi niya ito nakita doon. Nakita siya ng isang lalaki at sinabing ang kanyang mga kapatid ay nasa Dotan. Kaya naman agad din siyang sumunod at doon nga ay nakita niya ang kanyang mga kapatid. Natanaw siya ng kanyang mga kapatid at malayo pa lamang ay nagkaisa silang patayin at ihulog sa balon si Joseph. At pagkatapos ay sabihin sa kanilang ama na siya ay sinila ng mabangis na hayop. Narinig ito ng isa nilang kapatid na si Ruben. Sinabi niya na huwag na lamang patayin at pagbuhatan ng kamay si Joseph. Sa halip ay hulog na lamang sa balon sapagkat balak niya itong iligtas. Pinapaalala sa atin na ang pagsunod ni Joseph sa kanyang ama ay sakatuparan ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Bagaman siya ay pinagkaisahan ng mga kapatid at nalayo sa kanyang ama, ay nanatili ang favor ng Diyos sa kanya na anuman ang gawin niya ay pinagtatagumpay siya ng Panginoon. Ipinapakita lamang na kapag sinunod natin ang ating magulang, ay mas binibless tayo gaano man kahirap ang sitwasyon na mapagdaanan o pinagdadaanan natin sa ating buhay. Napagpapaalala ang kwento ni Joseph na sa lahat ng bagay ay may layunin ng Diyos sa atin. Dahil sa inggit, kinamuhian si Joseph ng kanyang mga kapatid at pinagplanuhang patayin. Alam nila na mas mahal ito ng kanilang ama kaysa sa kanila. Natatamasan nito ang mga pabor at dahil din sa panaginip nito. Dahil sa inggit, nakakagawa tayo ng masama. Pinaghaharian ng galit ang ating puso. Ngunit sabi sa 1 John 3:15, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinahahanahan ng buhay na walang hanggan. Makikita din natin na si Ruben dapat ay mahigit na dahilan na maingkit kay Joseph dahil siya ang panganay na mas may kapamahalaan sa kanilang magkakapatid.
but God touched Reuben's heart para hindi mapatay ang kanyang kapatid at maging instrumento ang buhay niya upang magligtas ng maraming buhay. Sa ating conclusion, bilang tayo rin ay magkakapatid sa pananampalataya, huwag rin nawa tayong magkaroon ng inggitan, sama ng loob o paggawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Lagi nating tatandaan na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang plano ng Diyos. Kagaya ni Joseph na napagkakatiwalaan ng kanyang ama kahit sa isang maliit lamang na bagay. Ganawan din nawa tayo, maliit man o malaki ang ipagkatiwala o ituto sa atin, ay gawin natin ito ng ating buong puso. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming napagbulayan sa umagang ito. Salamat dahil may layunin ka sa aming buhay. Patawarin mo kami kapag kami ay nakakaramdam ng inggit sa aming kapwa. Pakalinisin mo po ang aming puso. Gabayan mo po kami sa araw na ito at sa lahat ng aming gagawin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikipahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samaan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.